So kung hindi pa kayo familiar sa power on delay, ganyan ang itsura yung nasa screen. So ginagamitan natin ng power on delay ang ating mga appliances or lalong-lalo na sa mga refrigerator natin dahil pagkahalimbawa yung lugar nyo ay laging nag-brabrun out. Hello guys! Welcome back dito sa J4 TV. So, panibagong video na naman ang ating gagawin. So, sa video na ito guys, is magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating channel. So, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking gagawin. Disclaimer lang, lahat ng mga videos at mga tips na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking product training or yung mga experience ko about sa appliances. So before ay nagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya ng appliances. Kaya yung mga tinuturo sa amin ay binabahagi at ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So tara guys, simulan na natin. Ang una natin na tanong dito ay mula ito kay EAGMB. Sabi niya, okay ba gumamit ng power on delay ang ref? So shout out sa iyo EAGMB. So, ang tinatanong ni EAGMB dito is okay lang daw ba na gumamit ng power on delay? So, kung hindi pa kayo familiar sa power on delay, ganyan ang itsura yung nasa screen. So, ginagamitan natin ng power on delay ang ating mga appliances or lalong-lalo na sa mga refrigerator natin dahil pagkahalimbawa yung lugar nyo ay laging nag-brabrun out, no? So kadalasan kasi sa Pilipinas guys, is tatlong beses na nag-brabrun out, no, nawawalan ng power dun sa ating lugar. So bukas, sara, bukas, under yung ating kuryente. So pwedeng maka-apekto yon sa ating appliances. So yung iba, ginagamitan ito ng transformer or yung AVR, yung automatic voltage regulator. Yung iba naman ay gumagamit ng power on delay. So ano nga ba itong power on delay na to? So ang power on delay, isa siyang parang timer, no? Na pag halimbawa nag-brown out at nagbukas ulit yung ating appliances. So pag hindi natin to ginamitan ng power on delay, siyempre aandar ka agad yung ating refrigerator. So pwedeng maka-apekto ka agad pagka biglang bukas at andar, bukas or sara yung ating kuryente, pwedeng maapektuhan yung ating compressor or yung ating refrigerator. So pag ginamitan kasi natin ng power on delay ang ating refrigerator guys, is ang kagandahan sa kanya, halimbawa nakalagay yung power on delay dun sa ating appliances or yung ating refrigerator, pag nag-brown out, di ba mamamatay at mawawalan ng power. So pag nagbukas ulit yung ating power, yung kuryente natin, is makokontrol ng ating power on delay. So ang mangyayari nun is madedelay muna siya ng ilang minuto, 30 minutes bago ito aandar. So halimbawa, may nagbukas na yung ating power or yung kuryente natin, yung power on delay ang gagawin niya, idedelay niya muna ng 30 minutes or 25 minutes. Depende sa power on delay na ginagamit natin. So halimbawa, pagka umandar na ulit yung kuryente natin, 30 minutes muna na nakapatay yung ating appliances or yung ating refrigerator. So kahit may kuryente na yan o kahit may ilaw na. So ang kagandahan kasi noon, para hindi ka agad mabigla yung ating kuryente, ni-delay niya muna ng 30 minutes or 25 minutes yung ating refrigerator. Para sa ganon is kahit mamamatay na naman ulit yung ating kuryente, hindi ka agad maapektuhan yung ating appliances o yung motor ng ating refrigerator. So ito naman yung kagandahan sa isang power on delay, na pagka halimbawa naglo-loko lagi yung ating kuryente sa ating lugar, gamitan mo ng power on delay para hindi ka agad masira yung ating appliances. So ang tinatanong kasi ni EAGMB is pwede bang gumamit daw ng power on delay. So pwedeng-pwede para safe yung ating refrigerator. So mapunta tayo sa pangalawang question guys. So sa pangalawang question natin guys, mula ito kay Mary Buwan. Sabi niya, sir, safe po ba na kapag nag-defrost ka, mababasa yung wire sa likod ng ref? Safe po ba yon? Hindi po ba masusunog or magka-short circuit? So Mary Buwan, sana ang refrigerator natin guys, kaya mapapansin nyo merong nakasalok dun sa likod.
yung drain, no? May nakapatong dun sa ating tinatawag na compressor para hindi mabasa yung mga motor or yung mga wire dun sa likod ng ating refrigerator. Iwasan natin itong mabasa, lalong-lalo na pagkahalimbawa may pumasok na daga dun sa likod ng ating refrigerator at kinagat nila yung wire na maliliit dun. Tapos, hindi natin alam na meron na palang kagat ng ating daga, no? So, ang mangyayari nun, pagka nabasa natin yon, pwedeng masunog or magka-short circuit yung ating compressor at pwedeng maka-apekto ito sa ating refrigerator. So, ingatan natin to na mabasa yung likod ng ating refrigerator, lalong-lalo na sa ating motor o yung mga nakakonekta na mga wire dun sa ating refrigerator. So, mapunta tayo sa pangatlong question, guys. So, mapunta naman tayo sa pangatlong question, guys. Mula ito kay Ninya Arisga. Sabi niya, "Hi sir, tanong ko lang po, bago pa po kasi ang ref ko. Ang tanong ko po, paano po mag-defrost? Ano ba to? Buwanan ba? Or every week ba kailangan i-defrost?" So, shout out sa iyo, Ninya Arisga. So, ang pag-defrost ng ating refrigerator, guys, is marami na rin akong ginawang video about sa ating pag-defrost ng ating mga refrigerator. Is nakadepende sa refrigerator na ginagamit mo. Ano ba yung ginagamit mo? Direct cooling ba or no frost? Kung no frost yung ginagamit mong refrigerator, hindi mo na kailangan na linisan every day, every week, or every month. Nakadepende yan kung halimbawa yung nilalagay mo dun sa freezer nung no frost natin is madumi na or may mga dugo ng mga isda, mga karne, mas maganda na i-clean mo din yon or linisan mo manual. Pero, yung no-frost kasi is frost-free na siya. Kaya tinawag siyang no-frost, hindi mo na kailangan pa na i-defrost ng araw-araw, weekly, or monthly. Pero, pagka direct cooling yung ginagamit natin na refrigerator, guys, is mas maganda na i-manual natin 3 times a week, no? Kaya tinawag siya na manual defrosting, ito yung tinatawag natin na direct cooling. Ito yung kumakapal, yung yelo. So, kailangan natin itong i-defrost kahit 3 times a week. Iwasan natin na kumapal kasi yung yelo. Saan ba natin nakukuha bakit kumakapal yung yelo dun sa ating freezer? Kaya kumakapal yung ating freezer o yung yelo dun sa ating freezer is yung pagkahalimbawa nagbukas tayo ng pinto ng matagal, lumabas yung lamig at pumasok naman yung init, no? Kaya yung tinatawag na heat load, no? So mapupunta dun sa freezer natin, kakapal yung yelo doon. So mas maganda pag gumagamit tayo ng direct cooling na refrigerator is i-defrost natin ito ng 3 times a week, lalong-lalo na pag gumagamit tayo ng pangtindahan na refrigerator. So, ang kagandahan kasi pagka lagi tayo naglilinis or nagdi-defrost ng direct cooling na refrigerator is maganda yung daloy ng lamig or yung circulate ng lamig dun sa ating refrigerator at dun tayo nakakatipid pa ng konsumo ng kuryente. Kasi halimbawa, kung makikita nyo dyan sa screen, ayan, na halos wala ka nang mailagay dun sa ating freezer dahil nga sobrang kapal na, kinukonsumo ka ng malakas sa konsumo ng kuryente at the same time, konti lang yung mailalagay mo. So, mas maganda na i-manual i-defrost mo na siya kagad, tanggalin at bakbakin mo yung mga yelo na yan kung direct cooling. Pero pag no-frost yung refrigerator mo, hindi mo na kailangan pa nalinisan ng weekly, daily, or monthly. Nakadepende sa'yo yan, no? So, ayun, Mary, nakadepende sa paggamit mo ng refrigerator. Tignan mo kung ano yung refrigerator na ginagamit mo, no frost ba o direct cooling. Pag direct cooling, 3 times a week ka mag-defrost. Pero pag no frost, hindi mo na kailangan pa na mag-defrost araw-araw or weekly. No, nakadepende sa linis ng ating no frost na refrigerator. Pagka medyo may dugo na, punasan mo lang siya. No? So mapunta tayo sa pang-apat na question, guys. So, mapunta naman tayo sa pang-apat na question, guys. So, last na question na natin to. Kung ikaw ay may mga katanungan din na gusto mong itanong, ay mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag nakita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, mapunta tayo sa last question, guys. Sabi niya, "Hello po, sir. May tanong po ako. Sana manotice nyo po. Yung ref ko kasi, bali ang nangyari po ay namamatay po yung ilaw niya sa loob tapos nag-iinit yung motor niya. Okay lang po ba yon, sir?" So, ang tinatanong niya dito is namamatay daw yung ilaw niya at umiinit yung compressor ng kanyang refrigerator. So, kung makikita mo,
kung pag-close kasi natin, meron niyang yung parang lock dun sa ilaw natin. So pag napindot yan, magsasarado kasi yung ilaw ng ating pinto ng ating refrigerator. So ang mangyayari kasi doon is to pwedeng nag-lock or pwedeng napundi na yung ilaw kung hindi na umiilaw ito. So ang gagawin mo lang is punta ka doon sa service center ng brand na nabili mo, kunin mo yung model at yung brand at ipunta ka doon sa service center nung brand nung nabili mo para bumili ng ilaw ng ating refrigerator. So kung tanong mo naman is umiinit yung motor, normal lang yan dahil kinocompress niya yung init at yung lamig na pumapasok dun sa compressor. Dahil umiinit ito, ibig sabihin umaandar at gumagana yung ating refrigerator. So hanggang dito na lang itong video na to guys. Sana meron na naman kayo napulot na aral at tips sa video na to. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking i-upload. So kung nagustuhan mo ito, don't forget to like, share at comment na rin kung ano yung gusto mong itanong para pag nakita ko, gagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming maraming salamat guys. God bless and ingat po tayo palagi.